Hello mga bossing, welcome back sa my channel. Kayo po ba mga bossing ko, isa sa mga mahilig sa mga plantito at plantita? Alam niyo po ba mga bossing ko, ang mga pinaka masuswerteng ipangregalo na halaman para swerte sa nagbigay, swerte rin po sa binigyan po ninyo. Ito pong halaman na ito ay napakaswerte sa harapan ng tahanan or sa gilid ng inyo pong main door or kaya sa loob ng inyo pong tahanan. Ang dulot po nito ay tagumpay sa buhay mga bossing. Kung kayo pa mga bossing ko ay isa sa mga naniniwala at mahilig sa mga plantito at plantita, lagi niyo po tatandaan, ang sinasabi nga po nila, maswerte daw na nag-aalaga ka ng halaman, maswerte na nag-aalaga ka ng hayop. Yung mga may buhay ay maswerte na inaalagaan kung inaalagaan niyo po talaga mga bossing. Kasi may mga kilala ko, sabi po nila, sabi ng halaman na yan, napanood ko, ay swerte daw yan. Pero ako, hindi naman ako sinuswerte. May naringgan ako ng ganyan. Yung po pala mga bossing ko, no, ako'y napadpad sa kanila, ay parang ipot lang ng ibon na binagsak po doon sa kanilang bakuran. Hindi naman nila inaalagaan at napakasukal na kanilang harapan. Hindi po suswertihin kahit sabihin po na ang mga halaman ninyong binili ay kamamahal at ito po or kaya po yung halaman ito ay meron kayo at hindi nyo inaalagaan. Kasi swerte po yan kung inaalagaan po ninyo. Depende sa pag-aalaga po ninyo mga bossing. Ang hayop at halaman ay swerte ng mga may buhay na inaalagaan. At binibilan ng pagkain, pinapaliguan, yung mga ganun po mga bossing. Yung palagang inaalagaan nyo po siya, ang dulot nun balik sa inyo ay swerte. Kung yung ginawa nyo sa kanila, yun din po ang balik sa inyo mga bossing. Ngayon po, kahit anong halaman ang ilagay nyo po sa harapan ng inyong tahanan at kayo po'y basta lang nakabili or kaya may nagbigay sa inyo, hindi nyo inaalagaan, ay hindi rin po swerte ang dulot. Ngayon po mga bossing, kung kayo po naniniwala at naisip po na magkaroon po ng ganito at nag-iisip ka na ipariregalo sa kakilala ninyo na mahilig sa mga plantito at plantita, asya, ang video ito ay para po sa inyo. Ang ating po mga bossing kong halaman ay lahat po yan ay maswerte. Kaya lang po mga bossing ko, meron pong maswerte sa harap, may maswerte sa may gilid ng pintuan ng main door o sa loob ng inyong tahanan. Meron namang halaman na panggilid lang ng inyong pong tahanan o panlikod ng inyong pong tahanan. Ngayon po mga bossing, ano po ba ang pinakamaswerteng halaman na pwede nating iparigalo para swerte sa inyo at swerte rin po sa taong binigyan? O kung hindi ipariregalo, kung wala pa kayo nito, magtanim kayo ng ganito sa harapan ng inyong pong tahanan dahil napakaswerte po nito. Ano po ba ito mga bossing? Ito po mga bossing ko ay ang red palm. Ang red palm mga bossing ko, pag sinabing palm, yan po yung mga nyog, yan po yung mga tipo, yung mga marami po mga palm na pinaniniwala, mga royal palm, yung parang mga itsurang nyog mga bossing, ayan. Yan po ay swerte mga bossing, kasi yan po mga bossing ko yung magbibigay sa inyo ng tagumpay sa buhay, mabilis na hatak na swerte. Yan po ay mainam na ilagay nyo sa harapan ng inyong puntahanan. Magtanong po kayo sa halaman po na malapit sa inyo ng red palm mga bossing. Swerte po ang red palm. Meron akong kakilala mga bossing, talagang po siya eh, siya po yung single mother, meron po siyang pitong anak mga bossing, pitong anak, single mother. At ang kanyang asawa ay nagmarites na ako. Hindi ko naman binanggit ang pangalan. Ang kanyang asawa ay sumakabilang bahay na mga bossing ko. At iniwanan siya ng limang anak mga bossing, single mother po yan ha mga bossing. Ngayon pa mga bossing, dahil ang babaeng ito ay napakasipag, talaga namang hindi tinaguyod niya ang kanyang limang anak mga boss, ang kanyang pitong anak mga bossing. Ito pa mga bossing ko ay parang merong nagbigay sa kanya ng parang yung halaman nito ay bagay parang isang timbot na lamang dahil sa sobrang payat at parang akala mo may TV yung halaman mga bossing, ibinigay na sa kanya. Ngayon, siya naman, dahil mahilig sa halaman, itinanim niya po ito sa harapan ng kanilang tahanan. Walang kabog-abog mga bossing ko, alam niyo po ba, yung pitong anak po niya ay napalaki niya ng ayos. At yung iba pa nga po ay mga nasa ibang bansa at lahat po ay maayos naman ang pamumuhay. Na nagsosolo lang po siya sa buhay mga bossing. Ang ginagawa po niya, nagtitinda siya ng gulay, nagtitinda siya ng mga damit, samot-samot po mga bossing. Ang napalaki niya po yung anak niya sa ganon dahil nagkaroon din po siya mga anak na mga mababait at tinulungan din po siya hanggang sa pagtanda mga bossing. Ngayon po mga bossing, iyan po ay isa sa mga pinaniniwalaan na ang red palm ay napakaswerte rin sa negosyo. Kaya kung kayo ay may negosyo, maglagay ka ng red palm po dyan para kayo po mga bossing ko ay magkaroon lagi ng malaking benta or i-adya ka kung saan lagi ikay suswertihin.
Maganda po yung red palm, mga bossing. Ayan, kaya magtanong-tanong na po kayo na red palm sa lugar po ninyo, swerte po yan. Yan po ilagay sa magandang paso para pwede nyo rin ilagay po sa loob ng inyong tahanan or sa gilid ng pintuan po ninyo, mga bossing. Ganun din po, mga bossing ko, napakaganda ng sahod yaman na halaman. Kung mapapansin ninyo po, mga bossing ko, pumunta kayo sa mga mall, ang madalas na halaman ay sahod yaman kasi swerte po ito, mga bossing. Sasahurin to lahat ng swerte na ninanais ninyo at ipagkakaloob sa taong may-ari ng halaman na ito, mga bossing. Swerte rin po yan sa harapan ng inyong puntahanan, swerte rin sa gilid ng inyong tahanan, at swerte rin po ito sa loob ng inyong puntahanan. Basta lagi nyo po itong didiligan, mga bossing. Pwede nga rin po, di ba, meron tayong 5 centavo, yung may butas, mga bossing ko, ng 5 centavo. Kumuha po kayo ng panali, pwede ang gawin yung panali ay pula, pwede rin naman po ang gold, mga bossing, dilaw, or kaya po ay berde, mga bossing. Maglagay po kayo, gumawa kayo na parang Christmas tree sa inyo pong halaman, at yan po yung mabilis pang hahatak ng swerte, lalo na tungkol sa usapin ng pera. Ang pinakabilog po, mga bossing ko, ng 5 centavo, tagusan ang malas at para tuloy-tuloy ang pasok ng swerte. Kaya kung kayo pinaniwala sa mga ganyang mga pamamaraan at naisyo pong magkaroon po ng ganyan, huwag kayong magpapawala ng ganyang, mga bossing, proven po yan na napakaswerte. Kaya kung kayo pinaniwala, mga bossing, asya, mga bossing, good luck po sa inyo po lahat.